ilagay lamang ang iyong middle finger sa gitna ng baso upang ikaw lamang ang kanyang priority, ikaw lamang ang lagi niyang uunahin. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking tuturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video at maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagko-comment po dito sa aking video dito sa loob ng aking channel, mag-ingat sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa kanilang WhatsApp and Imo app upang makaiwas po tayo sa mga scam. And ngayon po, gusto nyo ba na kayo lamang ang laging priority, kayo lamang ang laging uunahin niya kahit gaano siya kabisi, yung tipong hindi niya na maisip yung mga barkada, hindi niyo na maisip yung mga kaibigan, wala na siyang time na pakipagbanding doon sa mga kaibigan niya dahil ikaw lamang ang gusto niya makasama, ikaw lamang ang gusto niya makabanding, ikaw lamang ang gustong gusto niya makasama sa lahat ng oras. Ito ang aking ituturo sa inyo ngayon upang yung partner ninyo ay walang ibang uunahin kundi ikaw lamang. Ito ay pwedeng gawin sa pareha sa ang kasarian, babae to babae and lalaki to lalaki. Siyempre naman sa ating babae at lalaki na magpartner. And ayun po, pwedeng-pwede mo itong gawin kahit na kayo ay magkalayo at magkalapit sa isa't isa. Dito po ay isa lamang ang ating gagamitin dito na bagay upang magawa natin ang isang ritual. Kailangan mo lamang dito maghanda ng isang basong tubig. Isang basong tubig dapat po ay clear glass and ayun po, dapat po ay babasagin po talaga ang ating gagamitin and wag po kayong gumamit ng plastic. Babasagin po dapat ang ating gamitin na baso. Ngayon kapag ready na yung baso na ating gagamitin and ayun yung tubig natin, ay kailangan din natin i-ready ang ating sarili. Sa lagi kong sinasabi sa inyo na kapag gagawa tayo ng isang ritual, dapat po ay ready po tayo sa ating sarili. Alam natin sa ating sarili na gustong gusto natin itong gawin. Alam po natin sa ating sarili na wala tayong pagdududa at buo po ang ating loob sa paggawa nito at higit sa lahat ang ating paniniwala. Dahil kapag wala kang tiwala or paniniwala sa inyong ginagawa, hindi po ito gagana sa inyo at masasayang lamang ang inyong oras sa paggawa. Dapat po nandyan ang tiwala at paniniwala sa inyong paggawa ng ritual. Ngayon, kapag ready ka na at kailangan na mag-isa ka lamang, naggubawa nito. At wala pong dapat nakaka-istorbo dapat sa inyo. So, ayun, kapag ready na ay pwede mo na itong simulan. Ngayon, kapag ready ka na, ang gagawin mo lamang dito ay napakadali lamang. Kunin mo ang isang basong tubig. Kunin mo ang isang basong tubig at magmuni-muni ka muna. Mag-isip ka muna, i-visualize nyo muna yung partner ninyo na gustong-gusto ninyo na kayo lamang ang lagi niyang inuuna, priority sa lahat-lahat. Kahit gaano siya kabisi, ngunit may time pa rin siya sa iyo, yung tipong kahit anong mangyari ay hinding-hindi mawawala yung time niya sa inyo, hinding-hindi mawawala na ikaw talaga yung pinakauna-una niyang priority. So, ang gagawin nyo lamang, mag-isip na mag-isip or mag-visualize lamang kayo, dapat po, ibang positive po ang inyong i-visualize. Iwasan po natin ang negative. Positive po dapat. Ngayon, kapag natapos ka lang mag-visualize, ang gagawin ninyo, yung middle finger natin, middle finger po. Ang gagawin po natin, pwedeng sa kaliwa ha, pwedeng sa kanan. Yung middle finger natin, ilagay lamang natin dito sa tubig. Ilagay natin sa tubig at habang nilalagay natin ito sa tubig sa gitna, paulit-ulit natin sasambitin yung pangalan at apelyido ni target ng 11 times. 11 times po, pangalan niya, apelyido, wala kang ibang priority kundi ako lamang or ako yung lagi mong uunahin. Pangalan niya, apelyido, wala kang laging i-priority kundi ako lamang or lagi mo akong uunahin. So, lahat or yun po ang inyo sasabihin and pwedeng-pwede ninyong dagdagad
kung meron kayong gustong idagdag sa inyong sasabihin. Ang importante lamang ito ay positive po. Positive po ang inyong mga sinasabi at ito lamang ay ikakabuti sa inyong relasyon. So, isipin at sambitin nyo lamang ng 11 times na pa ulit-ulit yung pangalan, apelyedo. Wala kang ibang i-priority kundi ako lamang at ako yung lagi mong uunahin. Yun po ang inyong sasabihin. And pagkatapos nun, yung tubig, humanap kayo itong pinag-agamitan ninyo ng ritual, humanap kayo ng halaman. Halimbawa, maghanap kayo ng bulaklak or ano man yung mga tinanim or mga tanim nyo sa inyong paligid. Basta mga halaman. Ito po ay idilig po ninyo sa inyong mga tanim. Idilig po ninyo at kung nakita ninyo yung pinagdiligan ninyo ng inyong tubig ay yumabong ng yumabong, ibig sabihin nun ay tumalab po ang inyong ginawa or kayo po mismo makakaramdam na gumana na ang inyong ginawa dahil si partner mismo ang magpaparamdam ito sa inyo. Kung magtatanong kapwa, kailan ito pwedeng gawin? Gawin ito sa araw or sa kahit anong araw at kahit anong oras, pwedeng pwede po. Pero ang pinakamalakas na araw na gagawa tayo ng ritual, ngayong Friday and Tuesday. So yun po ang paggawa natin. So ngayong full moon din po, gawin po natin ito ngayong full moon kung gusto po ninyo. Dahil malakas din po ang bisa kapag full moon. So ayun po, sa lahat po ng gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang sa baba para ma-shoutout po kayo sa next video. And sa lahat po ng mga magtanong, mag-comment lang din po sa baba para ma-replyan ko din po kayo. Salamat po sa inyo. Bye-bye everyone. God bless us all.